Magandang araw! Hello guys! For today's video ay gumawa ako ng sarap na merienda. Syempre. At ang merienda natin for today ay banana jelly pudding. Syempre, ang pangunahin nating ingredients ay banana. Gumamit po ako dito ng 2 piraso ng banana or saging at 1 pack ng Mr. Gulaman white cheese, 1/2 can of condensed milk at saka 3 kutsara ng asukal. Tubig. Ayan. Itong nasa kawali na ito ay asukal. Tapos naglagay na rin ako ng 1 pack ng gulaman. Ito nga po palang tubig na ito ay meron ng condensed milk. Dahil wala akong evaporated milk or fresh milk. So, ito na lang yung ginamit ko. Medyo hindi pa nga natunaw yung condensed milk. Kulang pa sa halo. Pero okay lang. At ayan na nga. Sinalo ko para matunaw yung gatas. Ang asukal po ay optional lamang. Kung gusto niyo ng mas matamis ay pwede nyong dagdagan. Ito nga pala yung harina. Tinunaw ko muna siya sa tubig para madaling madissolve mamaya kapag inilagay na natin. Kasi kung powder yung ilalagay ko ay magbubuo-buo. Ayan. Ganyan lang kasimple at hahalu-haluin lang natin yan. Iseset lang natin yung ating par sa low fire lang kasi kapag medium or high ay madali pong masunog dahil nagawa sa asukal, may harina at condensed milk para hindi dumikit sa ating kawali. Ganyan lang. Keep mixing lang or stir na ganyan. Yan ang kailangan mo ng pasensya sa paghahalo kasi medyo matagal. Ang time nga po pala ng pagluluto ay 30 minutes. So, kinakailangan mo talagang haluin siya palagi para hindi dumikit yung ating harina doon sa ating kawali. Ayan. At eto nga pala yung ating 1 buong saging na puree or smash kanina. Ganyan. Tapos, hahaluin uli natin. Ang technique po para hindi mangitim ang ating saging ay kinakailangan lagyan mo ng lemon. At dito nga po pala sa hinahalo kong ito ay naglagay pa rin ako ng mga kalahating kutsara ng lemon juice para hindi mangitim itong ating pudding. Gawa ng naglagay tayo ng saging. Ang saging kasi minsan ay nangingitim. So ayan, keep stirring lang at mixing, ganun. Kapag nakikita nyo pong medyo lumalapot na o dumidikit na ng konti yung ating mixture sa kawali ay ibig sabihin ay naluluto na yung ating harina. So, kailangan pa nating haluin ang haluin dahil hindi pa siya ganun kalapot sa gusto nating makita. Ayan, halo lang ng halo dahil kapag ito talaga ay pinabayaan mo ay didikit talaga sa kawali. Ngayon ko lang na-try itong banana pudding at sabi ko nga eh, para na iba naman ay itry ko itong aking biniling saging. So, eto nga palang cheese ay optional lamang. Pwedeng hindi maglagay. Pero kung gusto ninyo ng mas makreamy ang inyong pudding, ay pwede kayong mag-add char. Pero mas masarap talaga ay merong cheese. At ayan na nga po, another halo-halo na naman. Kailangan talagang haluin mo ng haluin. Kung sa, ayan, makikita mo, diba, dumidikit na sa sandok yung ating nalulutong jelly at harina. Parang mahalang sa, way ng pagluluto. Ang kaibahan nga lang dito ay walang gata ng niyog at hindi rin naglalagay na jelly. Pero meron din iba na naglalagay ng jelly sa maha. Depende sa gusto ninyo. Ayan. Ito nga pala ang cheese na ginamit ko. Eden cheese. Baka naman. Charan. So, keep mixing. So, malapit na maluto. At ayan na nga, ilagay na natin dito sa ating mga box. Nakadalawang box nga pala ako dito sa aking niluto. Carnation Bob is present. Bob, I know. Condensed po pala. Nagkamali ako. Pero pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. So, dito naman natin ilalagay itong ating isang natigara. Hindi na puno.
Ang tubig nga po pala ay 1.2 liter lamang ang ginamit ko. Ayon po sa Mr. Gulaman ay 1.5 pwede mong ilagay. Pero hindi ko sinunod dahil gusto ko ay medyo matigas-tigas itong ating pudding. At ayan na nga, isinalansan ko lang yung aking ginayat na saging at nilagyan ko ng cheese sa ibabaw para maganda naman tingnan. Char, at ipicturean ko yan mamaya-maya. Ayan. So, ganun lang. Ang sabi ko nga po sa inyo ay yung cheese ay optional lang. Kung wala ay pwede na rin hindi maglagay. So, ganyan. Palalamigin lang muna natin ito sa refrigerator para mamaya ay makain na natin at matry na natin. So, ganun lang kasimple ang ating recipe for today. So, matamis ang ating recipe for today. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo at nasarapan ka sa recipe nito ay don't forget to follow and like my page. At i-share mo na rin ang aking video. Thanks for watching. Bye!